shoot them. Maligayang pagbabalik, kapatid. Kung noong Enero ay matatawag tayong volcanologist, nagpalit ng profesyon bilang virologist nitong mga nagdaang linggo ay heto naman tayo, mag-aala political analyst. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa pahayag ng ating Pangulong Duterte sa quote-unquote shoot to order? Malalaman yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman baka pwede mong pindutin ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para lagi kang updated sa mga videong maaari mong kapulutan ng aral. Simulan na natin. Maraming tao ang nag-message, nag-comment, nag-private message sa ating page at channel at kinukuha ang opinion ko at kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Well, you are in for a treat. Ibe-breakdown natin isa-isa at pag-uusapan from the start to finish para lahat tayo ay maliwanagan. April 1, 2020, nagkaroon ng public address ang Pangulo tungkol sa magiging hakbang at kalagayan ng Pilipinas sa nangyayaring krisis ngayon. Marami ritong pinag-usapan, parang frequently asked question ang tema. Kung makakapag-search kayo online, ay mabilis ninyong makikita ito. Sa address ay pinag-usapan kung paano ang magiging flow ng budget, kung paano i-distribute ang mga goods na ipamimigay ng gobyerno and so on, so forth. Pero ang isa sa pinakalaging headline, highlight ng kanyang speech ay ang sinabi niyang shoot to na oh my, that escalated quickly. Maraming Pinoy ang talaga namang na-triggered at natakot sa pahayag niyang ito. Kasama na rin ang ilang mga celebrities at babasahin natin ang ilan sa mga yan. Ito ay galing kay Marvin Agustin at sinabi niyang ang sakit marinig nito. Pakiusap, alamin mo kung ano ang totoong nangyayari tapos tingnan natin kung ito pa rin ang sasabihin mo sa nagugutom at natatakot na Pilipino. They voted for you. They love you. Please know what's going on. Para naman kay Teresita Sen Marquez, sinabi niyang pagkain ang kailangan at hinahanap nila. Hindi nila gusto ng gera o away. Hindi baril at bala. Tulong, hindi kulong. Para naman kay Alexa ay sinabi niyang how could you be so heartless, sabay post ng isang litrato na may caption na nababasa niyo. Ngayon, panoorin natin ang isang clip galing sa pahayag mismo ni Presidente Duterte. I will order you detained. Kung gusto ninyo nung barilan, shoot them dead kasi I will not hesitate to order to shoot you. Dito ko napatunayang totoo pala ang sinasabi nila, ano, nakakatakot lumabas ng bahay. Baka bigla na lang akong barilin ng kung sino. Ayaw ko na sa ating presidente. Hep, 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 hep. Kung ikaw kapatid ay isang segundong naniwala sa mga sinabi ko ay nabiktima kita. Hindi totoo yun, ano? Hindi ako hater ni Pangulong Duterte. Ipinapakita ko lamang sa inyo ang maaaring maging impluensya ko o ng ibang page online sa kung ano ang magiging pananaw mo sa isang bagay. Ito ang isang halimbawa ng tinatawag na out of context story, cherry picked o pinili ang ilang sinabi ng tao at may lumabas na ibang ibig sabihin. Tulad na lang ng pangatlong larawang ipinakita ko sa inyo. Naglabas ng headline ang isang news organization dito sa Pinas na inabsorb naman ni Alexa without knowing na out of context ito. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo ang buong context ng sinabi niya para maliwanagan ang lahat. Kaya huwag kayong maggawa ng kalokohan at mag-riot-riot dyan because I will order you detained na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Shoot them. Yan ang gusto mo. Nag-warning na ako. Gagawain mo pa rin. Hindi gusto mo. Hiningi mo yan eh. Sinabi niya rito na pagka nagkaroon ng gulo at nalagay sa peligro ang inyong buhay, yung mga frontliners ay sinabi niyang shoot them. Ang sinasabihan ni Pangulong Duterte dito ay yung mga taong nanggugulo, nagrarally na maaaring ang buhay ng mga frontliners ay malagay sa peligro. Tulad na lang ng mga pulis o militar,
Ngayon, siguro kung mayroon pa rin kalituhan ang nasa mga isipan nyo at sinasabing parang hindi yata tama yun. Well, hahalungkat tayo ng batas dito mismo sa Pilipinas. Sa 51 pages na PDF file na ito galing Campo Crame, ililink ko na lang sa ibaba kung gusto nyong basahin ay mababasa ang mga salitang ito. Police officers are prohibited from firing and moving vehicles, excessive use of force, and use of deadly weapons unless the suspect poses imminent danger of causing death or serious physical injury to other persons or the police officers. Ibig sabihin ay hindi na ito bago. Gusto ko lamang ipaalam yun sa inyo. Nasusulat na ito sa ating batas. Nabanggit lamang ito ni Duterte dahil sa mga sirkumstansya na maaaring mangyari kung magpapatuloy ang mga taong nagrarally at huwag naman sana humantong sa hindi magandang kaganapan. Isa pa, kaya nga may armas ang mga pulis at sundalo ay para maprotektahan nila ang kani-kanilang sarili pati ang mga sibilyang Pilipino na hindi kabilang doon sa mga nagrarally o gumagawa ng gulo. Ipagpatuloy na natin. I'm addressing the left. Na yung pambabastos ninyong slamming about the distribution, remember kayong mga left, you are not the government. Sinabi niya rito na I'm addressing the left. Ano nga ba ang ibig sabihin ng the left? Well kapatid, alam nyo, maikukumpara natin ito sa isang ibon. Ang gitnang bahagi ng ibon ay ang ating gobyerno. Ang kaliwa naman ay ang maituturing nating mga lefties o yung mga hindi naniniwala sa gobyerno, mga bumabatikos at gumagawa ng kaliwat kanang hakbang para ang mga nasa right o yung mga naniniwala sa gobyerno ay umanib sa kanila. At kung mangyayari yun na sobrang dami na ang napaniwala ng mga galit sa gobyerno ay hindi na magiging pantay ang paglipad ng ibon at unti-unti nang babagsak ang ating gobyerno. Ipagpatuloy na natin. Kaya huwag kayong maggawa ng kalokohan at magrayot-rayot dyan na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil. Kaya mapipilitan ako na sabihin, huwag na huwag ninyong gawin yan. Huwag lang kayong magulo para smooth. Do not intimidate government. Do not challenge government. Matatalo kayo. Do not play hero at this time. Yan ang gusto mo. Nag-warning na ako. Gagawain mo pa rin. Hindi gusto mo. Hiningi mo yan eh. Base sa ilang clip na ipinakita ko sa inyo ay talaga namang walang patid ang pagwawarning ni Pangulong Duterte na huwag na sanang humantong sa ganoong sitwasyon. Isang patunay na ayaw ni Duterte ito. Ayaw niyang malagay sa peligro ang kahit na sinong Pinoy, kahit na leftist pa. Nasa kamay natin o ikaw kung gusto mong maging ganun ang kahihinatnan ng sitwasyon. At kung gugugulin mo ang 15 minutos mo sa panonood nito ay maliliwanagan ka talaga. Huwag lang yung porkit sinabi ng news organization sa headline ay maniniwala ka na at makikipagrambulan sa ibang netizen. I highly recommend na panoorin mo yun. Ang nangyayari kasi ngayon kapatid, kaya marami ang taong nagagalit kay Presidente Duterte ay marami rin kasi ang nagpapakalat ng medyo tagilid na headlines ng mga news organization sa bansa. Tulad na lang ng pangatlong artista na ipinakita ko sa inyo, kung babasahin ninyo ang headline ay malayong malayo doon sa pinag-usapan natin. Ngayon, magkaroon tayo ng maliit na activity. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito kaya shout out na lang sa iyo. Isa itong reading comprehension test para sa grade 1. Tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Para sa mga lefties, ikukulong kita kung gagawa ka ng kalokohan at pagkatapos ng krisis na ito ay papakawalan kita. Kailangan mong makipag-cooperate para maging maayos ang lahat. Sa ibabang parte naman kapatid ay may fill in the blanks. Kanino sinabi ni Pangulo ang galit niya? Ang sagot ay para sa mga lefties, hindi para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na nasa laylayan. Pangalawa, kailan i-release ang mga tao kung sakaling makulong sila? Pagkatapos ng krisis, hindi panghabang buhay, face the consequences dahil may nilabag kang batas.
Pangatlo, ano ang kailangan natin gawin para maging smooth ang lahat at walang makulong? Well, makipag-cooperate, huwag gumawa ng bagay na maaaring makasakit sa iba. Mag-rant online, magsisigaw, magwelga, okay lamang yun basta hindi makakaapekto sa ibang tao na wala namang koneksyon sa ginagawa ninyo o hindi makaapekto sa trabaho ng mga otoridad na siyang itinuturing na frontliners sa krisis na ito. Huwag ka lang magpapakalat ng fake news. Pang-apat, bakit ka ngayon nagagalit? Alam nyo kung tutusin, wala ka naman dapat talagang ikagalit dahil hindi ka naman sinasabihan ni Pangulong Duterte, hindi para sa lahat ng Pilipino yon sa bansa. Para doon lamang ito sa mga galit at gumagawa ng kaliwat-kanang pagwewelga na minsan humahantong sa karahasan. At tulad ng naipaliwanag ko, worst case scenario, pag naghalo ang balat sa tinalupan ay maaari nga talagang gumamit ng dahas ang mga otoridad. And speaking of reading comprehension, yaman lang din na pinag-uusapan natin ang mga ganitong bagay ay gusto kong magbahagi sa inyo ng ilang mga kaalaman tungkol dito. Ano nga ba ang reading comprehension? Ang reading comprehension, kapatid, ay ang kakayahan ng isang individual para intindihin ang isang nasusulat sa text, words, and so on so forth. Bagamat iisa lang ang ibig sabihin ng isang nasusulat sa text o words, ay minsan kung mababa ang iyong reading comprehension ay nag-iiba rin ang ibig sabihin nito para sa iyo. As a matter of fact, isa ang Pilipinas sa may pinakakulelat na reading comprehension kumpara sa karatig nating mga bansa. Base sa ginawang pag-aaral ng PISA noong 2018 ay andoon tayo sa pinakababa. Kaya ang suggestion ko para mas lalo nating maintindihan ang isang paksa o nabasa natin ay maglaan ng ilang minuto, paulit-ulit na basahin at intindihin para hindi ka masabihan ng mga netizen na quote-unquote mahina ang reading comprehension. Binalaan na kita, kapatid. Usong-uso yan sa Facebook. Alam nyo, kapatid, alam naman natin na hindi perpekto ang gobyerno ng Pilipinas. Marami talagang butas dito, pero hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan nating dumepende sa gobyerno. Alam ko na mahirap talaga ang sitwasyon ng mga nasa laylayan ngayon, lalo pat hindi sila pinapayagang lumabas. Wala silang mapagkunan ng pera, pero tandaan natin na sabi nga ni Pangulong Duterte ay ginagawa naman niya ang lahat para makatulong, para mabigyang ayuda ang mga Pilipino. Pero hindi natin sila pwedeng madaliin, hindi tayo ang batas, may proseso tayo para dyan. Sige, sabihin na nating nag-rally ka at nabigyan ka ng ayuda. Paano naman yung mga taong hindi sumama? Hindi ba parang unfair sa kanila? Ito yung pinupunto ni Pangulong Duterte. Dapat pantay-pantay, darating din tayo dyan. Isa pa, third world country din tayo, kaya huwag nating ikukumpara ang ating bansa sa iba dahil kailangan nating tanggapin na nasa itaas na sila at nasa ibaba pa rin tayo. Isa pa, ang mga bansa ay may kani-kanilang problema. At siguro dyan, sana nabigyan ko ng kaunting justice ang paksa na ito. Kung meron kang mga opinion tungkol sa pinag-usapan natin, ay feel free, comment lang kayo sa baba at sisiguraduhin kong babasahin ko yan at magko-comment sa abot ng aking makakaya. At siguro, dyan ang matatapos ang ating video. Tandaan na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa bawat kwento ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.